speed tuner, lightened wing bell with fine thread groove. Pinadala sa atin ni Boss Ryan of Ryan's CVT, powered by speed tuner. Itong bell na to, pwede siya sa ADV, Click, Airblade, tsaka PCX. Install natin ngayon siya kay ADV. Ito na yung lightened wing bell natin. Ayan yung tsura ng design niya, may fine thread groove, tapos may wing dito, reinforcement, tapos powder coated siya. Ito naman yung gamit ko, stock bell ng ADV na merong thread type din na groove na galing kay M naman na speed tuner Pampanga. Compare natin yung weight nila, dalawa. Itong stock bell na ADV is nasa 850 grams siya. Ito namang speed tuner wing bell is nasa 750 grams siya. So mas magaan siya ng 100 grams. Tapos yung wing nito mas makapal siya. Yan ito. Kasi itong stock na ADV meron na na manipis na wing. Para yan hindi mabebengkong pagka sobrang init. Ito mas makapal, so mas matibay ito. Kasi yung clutch lining natin, tumutulak yan eh. Kaya nagwa-warp yan minsan pag sobrang init na. Tapos para din siyang heat sink, yung mga ganyan. For dissipation din yan ng init. Itong mga butas na to, hindi ko alam kung lalabas dyan yung mga dumi. Posible kasi itong stock wala eh. So may ipon lang yan doon sa sulok. Ito may chance na lumabas dito yung mga gabok. Yung material niya, pakinggan natin tunog. Para medyo mas matinis to, no? Pero dun sa napanood ko na Facebook Live ni Mickey Maso, same lang daw yung ginagamit niyang material dito. Kasi ito, sa Pilipinas niya ginagawa. So, umorder siya ng mga metal sheets, tapos pinepress niya yung gamit yung malaking hydraulic press. Meron siyang jig, tapos yung nagagawa ng blank bell. Itong gitna na to, yung spline, gumagawa rin siya nyan. Tapos sinusuot niya yun dito. Tapos sa kanya wina-welding dito. Tapos yung huling step niya, sinalagyan niya ng ring ito, itong wing na pinepress fit niya naman dito sa loob nung blank bell. Tapos sa kanya gagawa ng design. Sabit na natin. Washer up nut. Ipita natin konti, 19mm. Tapos check natin kung may bengkong. Tingnan natin. Ayan, okay siya. Wala siyang bengkong. Clutch bell holder. 49 Newton meters of torque. So, kabit ko na lang yung CVT cover, tapos test ride na natin to. Tapos discuss ko rin sa inyo yung difference ng lightened bell sa normal na bell, tsaka yung sa mabigat na bell. Test ride natin itong bagong speed tuner wing bell natin with fine thread groove na lightened. Shoutout pala kay Boss RJ o Parak Loading sa riding jersey natin na gamit ngayon. Biyahe kami ngayon ni OBR papunta ng San Jose Tarlac doon sa may Cafetana. May merienda lang kami doon para din ma-break in natin itong bago nating wing bell para mapalapat natin siya doon sa clutch lining. Kaya kailangan natin palapatin yan kasi naka fine thread groove yung bell natin na gamit. Actually, yung lining ko, nakapakat na siya, naka-break-in na siya dun sa isa na fine thread groove. Same lang naman yun eh. Kaya feeling ko mabilis lang itong lalapat. Sa una kasi makakaramdam kayo ng dragging dyan eh. Ako, yun ang naranasan ko ha, nung gamit ko yung una kong kinabit itong yung isa kong bell na may fine thread groove. Kasi hindi pa siya lapat dun sa clutch lining. Ang gamit ko palang clutch lining is stuck. So once na mapalapat nyo na yan, nakapakat na sa lining yung korte ng groove. Wala nang dragging yan, maganda na yung performance yan. Tapos wala nang or malilesa na yung chance na mag slip yung clutch lining sa high speed na takbo. Yung groove pala ng lightened wing bell natin is thread type siya. So imagine nyo yung parang thread ng tornilyo. So ganun yung maglalapat. Kaya pag naglock na siya na ganun, kapit na kapit talaga siya. Testing natin sa uphill, acceleration nya sa uphill. Ito pataas. Same pa rin. Or siguro minimal na mas bumilis yung arangkada niya kasi mas magaan eh. Gawa na pala tong ano dito, yung tulay. Ito yung ginagawa ng nakaraan eh. Tingnan natin, ganda oh. Ito kasi yung daanan papunta ng New Clark City na ginagawa pa lang. Yun, padiretso doon. Ito, New Clark City yan, sa kaliwa. Isa kanan natin yan, yung papunta ng New Sacobia Bridge sa may Clark din ang daan.
So pag nagawa na yan, diretso na kami dito pag pupunta na New Clark City. Yung napansin ko pala sa acceleration ito, mas lumakas talaga. Medyo naramdaman ko na. Kasi ito, pag ina-accelerate ko to, naangkas ko si OBR, may konting bitin sa pangalawang piga ko. Kasi nagbigat na ako ng bola ngayon eh, nakaano ko eh, 16 grams. Sa 15 wala eh, walang bitin yung RPM. Kumbaga yung RPM dire-diretso. Sa 16 grams kasi medyo may bitin ng konti. Pero mas smooth naman siya. Yun napansin ko ha, sa Arangada. So dahil nga magaan siya, mas gumanda yung acceleration niya. Try natin. Welo. Ito ang pangalawang piga. Dire-diretso na lang yung RPM niya. Unlike nung stock bell, medyo bitin. So pag ganun, work around ko doon, gaganon ko yung bola. Pero mas gusto ko yung smoothness ng RPM ng 16 grams, kaya dito ako nag-stick ngayon. Pagdating naman sa duluhan, hindi na natin matetesting kasi wala naman tetestingan dito eh. Pero definitely, dudulo pa rin yan. Yan naman ang kagandahan nun. Kahit magaan ka ng bell, nadagdagan yung arangkada mo, pero same pa rin yung dulo. Ngayon, yun namang mabigat na bell. Ang advantage naman nun is, mas makakadulo ka, mas mag-gauge sa dulo. Kasi meron siyang momentum. Yung mas mabigat na bell, ang baseline natin is yung stock. Compared sa stock, mas mabigat siya. Meron kasing ganun dati na ginagawa si Mickey Maso, yung version 1 niya na wing bell, na stock, tapos nilalagyan niya ng wing, so mas mabigat. Ganun yung gamit ko kay Honda Beat ngayon, so mas mabigat siya compared sa stock. So kaya mas nag-aid yun sa duluhan naman. Ang downside lang nun is, medyo mababawasan ng konti yung arangkada, kasi nga, mas mahirap siya paikutin kasi mas mabigat siya compared sa stock. Pero pwede mo naman timplayin yun sa bola. Magagakaran ng bola para mabawi mo yung arangkada na gusto mo. Tapos alam ko meron din ng speed tuner na ultra lightened na bell naman. Yun yung pinakamagaan niya. Ito kasing gamit natin parang medium lang. Sakto lang yung gaan, hindi siya super lightened. O yun, siguro mas malakas ang arangkada, mas ramdam nyo na yung difference nun kung ikukumpara sa stock. Yung ultra lightened. Ganda talaga yung acceleration nito. Ngayon ko lang napansin. Mas gumanda yung RPM delivery niya. Sa same bola na gamit ko. Compared nung stock na bell yung gamit. So yun yung differences niya. Compared sa stock, pag ginaanan mo yung bell mo, mas malakas yung arangkada. Tapos same pa rin yung dulo. Ngayon kapag naman binigatan mo yung wing bell na version 1 na mas mabigat compared sa stock, ihina ng konti sa arangkada na pwede mong tunuhin sa bola. Pero mas may chance na madagdagan yung dulo mo kasi mas malakas yung momentum niya kapag dumudulo na kasi nga mas mabigat yung bell. Ngayon, depende na sa inyo anong gusto nyong gamitin na wing bell. Pwede yung mabigat, pwede yung magaan. Sir, mas maganda yung magaan sa, ano, sa city driving lang pagka hindi naman kayo laging rektahan sa duluhan. Ang pinakanagustuhan ko dito yung wing niya kasi kahit lightened siya, matibay pa rin siya kasi makapal yung nakaano sa gilid. Ngayon, sa long term review naman, siguro mag-comment kayo sa akin. Kapag medyo matagal na yung video, tapos i-update ko na lang kayo kung okay pa ba siya, kung kamusta yung performance, may napansin ba akong kakaiba. Sa ngayon kasi bago ko lang gagamitin to, ngayon pa lang makagamit ng lighten na wing bell, kaya itatry ko pa lang din siya. Pero marami naman ang nakasubok nito na okay naman yung performance sa kanila, pero so far ngayon na ginagamit ko, okay naman yung performance niya. Tapos wala ring dragging kasi nga medyo may pakat na yung lining ko dahil yung gamit kong dating bell is meron na rin siyang fine thread groove. So yung presyo pala niyan is lahat ng version, lahat ng klase 1,300 lang. Napakamura na niyan. Lalagay ko na lang yung Shopee link niya sa description or sa comment section para kung gusto niyo i-try itong wing bell ng speed tuner. Yan, mura lang 1,300, napakamura na niyan. Dito na kami sa may cafe tana. Ito yung merienda namin. Ito pala yung view dito sa RDC Farm. Solid, no? Sa tuktok ng bundok.